ang mga damit ng mga pari. Ika-28 kabanata. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila: ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurtahan, ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ito, likod at harapan, at pinagdudugtong ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng dalawang batong onyx at iukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos, ilagay ang bato sa balangkas na ginto at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at aalalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa may balikat ng damit. Ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangang maganda ang pagkakagawa nito. At ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari. Pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 na hanay ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay, ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, safiro at turquoise. Sa ikatlong hanay, hasinto, agata at ametista. At sa ika-4 na hanay, krisolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa na nasa dibdib. Isuot sa parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto. At ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, talian ninyo ng asul na panali ang mga pang-ilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit.
Sa pamamagitan nito, maikakabit ng maayos ang bulsa na nasa dibdib ng espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Thummim para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang iba pang damit ng mga pari, ang damit panlabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangang purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangang lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ang palibot ng mga laylayan nito ng mga palamuti na korteng prutas na pomegranata na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangang isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya. Para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukitan mo ito ng ganitong mga salita. Ibinukod para sa Panginoon. Itali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali para makita ito sa kanyang noo. Ipinapakita nito na dadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangang pinong linen. Ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na binurdahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Ipasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki. At pagkatapos, pahiran mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari. Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanilang kahubaran. Ang haba nito ay mula sa baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari para hindi sila masilipan at mamatay. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ni Aaron at ng kanyang salinlahi magpakailanman.